All right. Good day, mga kahabi ko. Today's vlog, pag-usapan naman natin kung anong magandang i-customize kay Mio Fazio. Or i-upgrade. Or i-modify. Yung mga essential lang. Na unang-una, gusto ko yung mga essential muna. So, simulan natin dito sa kanyang instrument panel. So itong instrument panel niya gusto ko sana lagyan ng protector, screen protector, kasi exposed siya sa sunlight, no. Makaparada ka sa walang shield na parking lot, yan. Prone yan sa sunlight, pwede siyang ma-blurred yung kanyang screen, no, or magasgas. And the second is yung kanyang mga side mirror, kasi pag nagda-drive ako, no, itong balikat ko lang ang nakikita ko ng ganyan. Ko sana yung round, no. Round ang maganda sa kanya dahil classic look nga siya. So, and yung sa footboard, lalagyan ng matting, no. Oh, anong tawag ba dito yung mga parang kilabot na to na anti-slippery ba? Please comment down below kung anong mga tawag dito sa mga ito. Yan. Yan. Siguro floor mat. And dito sa may passenger foot peg niya, tumatama yung sapatos dito, no? Sa part na to. Ayan. And then, dahil mabigat ako, I am 74 kilogram at yung misis ko nasa 89 kilogram. Siguro itong shock absorber niya sa rear. Medyo sumasagad dito sa amin pag kaya may humps na matarik, no? Yung maumbok ba tapos biglang kaldag. Ayun. Nararamdaman ko yung sagad niya. Isama ko na sa listahan yung rear shock absorber. No, maganda-gandang klaseng shock absorber like YSS. Pwede tayo dun sa Ohlins. Too pricey yung Ohlins, eh, no? And next, dito naman sa may underneath niya, no? Flap na to. Ito. Parang maiksi kasi ang daming dumi niyan na nakakarating hanggang doon sa kanyang throttle body, no, hanggang doon sa makina. 'Yun kung nakikita nyo. Ayan. Eh kailangan i-upgrade. Ayan. Ito napupuno po 'yan ng, pansin nyo, 233 kilometers pa lang siya as of now, pero ganyan na, nililinis ko pa yan. Yan ang maduming madumi, yung throttle body na yan hanggang dito. Yan, nakita nyo yung tilamsik ng putik. Ayan, ayan ang mga kailangan i-upgrade na. Sa front tire naman, no, ito madumi din siya dito, pero madaling linisin ito, walang masyadong problema. Pwede namang habaan ng konti itong tire hugger niya dito sa front. Ayan, no. Pwede pa naman. Siguro mga 1 inch. Pero so far sa akin okay na to. O sa akin lang madaling linisin itong part na to. Hindi siya ganun ka complicated linisin. Sa engine naman, no. So far so good naman ang kanyang power. Siguro later pag nagsawa na ako sa kanyang stock, no, pero enjoy ko muna yung stock engine niya, no. Maganda naman so far kahit na nagta-top speed lang siya ng 92 kilometers per hour nung sinagad ko siya, no. Next naman, beautification naman niya. Pwede yung mga cover dito, no, sa headlight,
merong cover dyan na may nakikita ako sa Shopee na 900 pesos. Dito lang yun sa headlight. Tapos dito sa mga signal light, 800 pesos something yung presyo nila, pares. Ganun din dun sa likod. May mga cover yan na nabibili. Yan. Para beautification, no? Ayun. Dito sa loob ng kanyang seat compartment, no? Para hindi nagagasgas itong part na to. Okay, ang ganda nito, no? So, ito siguro lalagyan kong foam. Yung parang diamond yung pagka-stitches niya. May nakikita ako sa Shopee din. Ayun. Tapos, yung ceramic coating, no? Para sa paint niya. Kasi, sayang naman yung paint niya, no? At, syempre, kung beautification naman, isusunod ko rin yung magwells niya, no? Papalitan ko ng color. Na kakolor nung kanyang decals dito sa side, no? Itong orange na to. Mukhang bagay sa kanyang mag wheels, no? Ayan. Tapos, ang powder coated na black, kakulay nung stem ng kanyang side mirror, no? Itong mga ano niya, brake lever. At pwede kayong magbigay ng opinion mga kahabi ko no, kung ano yung ginawa nyo sa mga faction ninyo na first upgrade or customization. Ayan. Tsaka yung front carrier niya dito no, nagagandahan ako doon. And then yung horn niya no, sobrang cute yung tunog. Ayun. Marinig nyo naman yung horn niya. Yung sa light, medyo okay naman. O, pakinggan natin ang kanyang horn. Ayun ang kanyang tunog, no? O. Sa headlight naman. Start natin. Yan ang headlight niya. Low beam. Naka-low beam. Pag high beam naman, ayan. Low. High. Low. High. Low. So, sa headlight, okay naman, no? Kahit siguro, wag muna yung mini driving light. Kasi parang, para sa akin lang, no? Siguro, yung iba, gusto nila ng mini driving light. Pwede rito kasi may cross guard siyang nabibili. Nakita ko sa Shopee, no? At yung iba, top box nilalagyan. O itong rear grab bar niya na to sa passenger, no? Kasi aluminum, matibay. Tsaka, sakto yung kamay mo dito, no? Ayan, malapad yung upuan niya. So, comment down below mga kahabi ko kung ano yung in-upgrade niya sa Mio Faction niyo. Pati yung sa tambucho niya masyadong simple. Nilagyan man lang sana ni Yamaha ng emblem niya dito, no? Naka-emboss or naka-engrave na Yamaha words dyan. Madilim yung no? Part na yan. Wala siyang masyadong twist. So far, okay naman. Pero kung meron, siguro maglalagay ako dyan para magkaroon siya ng style dito, no? Sa tire, okay naman yung tire niya, no? Na kailangan kasi Dunlop naman yung stock tire niya eh. Saka maganda yung size niya. Sa braking system niya, okay naman kahit wala siyang ABS. Yung stopping power, okay naman. Pero mas maganda siguro kung nilagyan ni Yamaha ng ABS kahit single channel lang. In the future, sana gawin ni Yamaha yun. Sana lang. Please comment down below kung ano yung mga ginawa niya sa mga Mio Faction ninyo, no? Ah, tsaka pala itong bar end dito, no? Plastic kasi ito. Which is okay naman. Pero siguro, meron namang nabibili. Pero ano na lang yung for beautification. Gusto ko muna essential side mirror, footboard, at tsaka yung
shock absorber. Yun ang mga nakikita kong medyo kailangan ko. Yung iba, the rest, pwede namang palitan. At saka yung kanyang horn, yun siguro yung mga unang-una. Okay? So, kita-kits sa next vlog. Maraming maraming salamat sa panonood. And keep safe, ride safe, and God bless.